Sa isang kapit, ilugan. Kwentong ito ay pinamagatang ang gabing may humila ng kumot. Simula pagkabata ay hinimok na kami ng aming magulang upang magdasal tuwing sasapit ng alas 6 ng hapon. Dahil nga, lampara lang ang aming gamit at bago matulog ay magdadarasal ulit. Pag hindi ka makarating ng alas 6, maghahanap ang aming magulang at aasahan mo may dalang pamalo ito. Subalit nung gabing yun, ang aking ate ay nasa loob lang ng bahay. Ngunit ayaw niyang sumabay sa aming pagdarasal kasi nga gusto niyang matulog agad at siguro tamad magdasal. Sumapit ang gabi. Sa gitna ng aming mahimbing na tulog, bigla ang ate ko ay umiyak. Naalimpungatan kaming lahat dahil sa iyak nitong takot na takot. Kwento niya, meron daw kumalapit sa kanyang tagiliran. Nung una, hindi niya pinansin. Ngunit nung pangalawang kalapit, ay bigla na itong nagtaka na may kasamang takot. Dahil nga, banit lang nagawa sa barrio ang aming higaan. At kawayan ang aming sahig. At may silong pa ito. Kasi nga, noong unang panahon, uso ang may silong ang bahay. Kaya pwedeng tusukin ang kahit sino sa amin. Pero bakit kaya ang ate ko lang ang trip niyang tusukin? Ang tanong. At noong pangatlo na, doon na siya sumigaw sa sobrang takot niya. Pagkatapos niyang magkwento, ay naglagay kami ng dobling kumot para kumapal. Subalit noong kami ay natutulog na, bigla na naman sumigaw ang ate ko. Ang sabi, "Ang kumot ko hinihila!" Kaya nagising na naman kami. Kaya ang ginawa ng aming ina ay tinipon kaming lahat at nagdasal ulit. Dahil nga madaling araw na noon, kaya hindi na natulog ang aming ina sa pagbabantay. Habang kami ay bumalik ulit sa tulog. Kinabukasan, nagkwento-kwento kaming mag-anak tungkol sa nangyari nung gabing yon. Hanggang dumating sa conclusion na si ate, kaya siya inatake dahil hindi siya sumali sa pagdadasal nung gabing yon. Ang sabi naman ng aking kakambal na lalaki, "Naku, kung ako yon, naku, sisipain ko talaga siya." At nagtawanan na lang kami. Hey, yun na nga. Dumating na ang alas 6. At kami lahat ay nagdasal. Ayon sa nakasanayan. Kasama na rin ang ate ko dahil takot na siya na mangyari ulit sa kanya yung nangyari sa kanya nung gabi na yun.
sumigaw ng sumigaw sa lakas ng kanyang pagsigaw. Yung tita kong nasa kabilang bahay ay binuksan ang bintana sana para malaman kung ano nangyayari sa amin. At doon, nagulat talaga siya kasi meron siyang nakitang sobrang laki ng ibon patungo talaga sa kanya. Ang takot ng tita ko. Dinali-dali niya na sara ang bintana. At ayun na nga, ang lakas daw ng pagkakpak ng pakpak. At narinig ko rin yun nung kaping yun. Lumagapak ng pakpak yung maririnig mo talaga yung laking pakpak ng isang pakpak. Ayon sa kanya, noon lamang daw siya nakakita ng ganun kalaking ibon na kasing laki ng batya. Hindi ko na talaga maalala ano ang sumunod na pangyayari. Yun lang ang natatandaan ko. Basta, yun lang ang aking narinig sa aking tita kinabukasan. Yun ang kwento niya na may nakita siyang malaking masyadong ibon. Kung ano man yun, o sino man yun, ang malaking ibon na yun at ang tumusok sa ate ko at ang humila sa kumot niya at ang humila sa paan ng kakambal ko ay wala pa rin nakakaalam at wala pa rin linaw kung ano ba talaga yun. Kaya hanggang dito na lamang ang aking kwento. Paalala ko lang, magdasal palagi bago matulog. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng protection mula sa ating Panginoon. Dahil ang mga yun, kung ano man yun, ay wala talaga silang panlaban sa ating pagdadasal. Ang pagdadasal ang ating tanging sandata. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lamang. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at kalimbangin para ma-update kayo sa susunod ko pang mga kwento. Marami pa akong ikukwento sa inyo tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari doon sa aming probinsya. Hanggang sa muli, paalam!